Muna tayo ng pawis, huminga po tayo ng malalim. Dahil wala po kayong kamalayan habang kayo umaawit at umiimdak, pinagagaling na po tayo ng Panginoon. Amen. Kasi po, yung po mga pawis na yan, may mga ano po yan eh. Yung pong mga nasa katawan natin na hindi natin kailangan, na idinadaan, pinalalabas ng Panginoon sa pamamagitan ng pawis. Kaya huwag po kayo pinagpapawisan, magpuri po kayo sa Panginoon, wag lang po yung hindi namang kumikilos eh, sobra-sobra na ng pawis, iba po yun. Sapagkat yan po yung mga hindi kailangan ng ating katawan, na kung tawagin po ng mga doktor, eh, mga toxic waste na dapat ilabas ng katawan, hindi dapat manahan sa ating katawan, sapagkat ang toxic waste na ito ay nagdudulot ng karamdaman. Naginawahan ba kayo? Kahit mainit, di po ba? Pinadadama ng Panginoon sa atin ang kanyang hiwaga. Sapagkat ang Diyos ay napakadakila. Ang Diyos ay napakamapagmahal. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pagtatangi. Lahat tayo ay minamahal ng Diyos. Kaya lamang hindi natin maramdaman. Sapagkat ang ating kaisipan ay punong-puno ng kung ano-anong bagay. Subalit kung tayo pa'y maglilimi, mararamdaman po natin na akala po natin kung minsan sabi natin, Lord, nandiyan ka ba? Kumisan po, nagkakaroon po tayo ng katanungang ganon. Bakit hindi ko maramdaman yung pagmamahal mo? Hindi mo yata ako mahal eh. Bakit hanggang ngayon may karamdaman pa ako? Bakit hanggang ngayon ang dami kong problema? Bakit hanggang ngayon puro pa sakit ang ibinibigay sa akin ng mga kasama ko sa bahay? Andyan ka ba, God? Natutulog ka ba? Hindi po natutulog ang ating Panginoon. Hindi po nawawalay sa atin ang Panginoon. Tayo po ang nawawalay sa Diyos, pero ang Diyos kailanman ay hindi nawawalay sa atin. Patuloy tayong minamahal ng Panginoon. Kaya lamang, hindi natin maramdaman ang kanyang pagmamahal. Mga kapatid, ang ating pong pagsasalusaluhan tema sa araw na ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, tanda ko po yung sinabi ng Santo Papa nang siya po ay dumalaw dito sa Pilipinas. Ang sabi po ng Santo Papa, bago umalis, muli pinaalala niya sa atin na mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi lamang natin maramdaman ang pagmamahal na ito. Ang Diyos ang ating bugtong na ama. Kung tayo'y mga anak ng mga magulang natin, lahat ay ibibigay para maipadama sa atin ang kanilang pagmamahal. Lalo't higit ang ating Panginoon. To the max, gagawin niya para maipadama lamang niya sa atin ang ating pagmamahal. Mga kapatid, gusto ko pong pagnilayan ninyo ang lyrics ng awiting Diyos ay pag-ibig. Habang inaawit po natin ito, pagsumikapan po nating isa-isip at isa-puso ang bawat lirik sapagkat mararamdaman natin ang pahiwatig ng ating Panginoon na tayo nga ay minamahal niya. Tita Dori, pwede po ba? Ito po eh, bago po ako tumayo eh, tinanong ko, Tita Mirna, meron kaya silang kopya ng Diyos ay pag-ibig? Sabi niya, eh, inaawit nun eh, baka, sabi niyang ganun. Lumapit po ako doon, Tita Dori, meron ba kayong Diyos ay pag-ibig? Alam niyo po, nasa harapan na po ng ating songbook, ang awiting Diyos ay pag-ibig. Kaya, mga kapatid, ay, hindi po ito. Pag-ibig. Hindi po ito. Tita Glo, andiyan ka ba? Pwede po bang pangunahan nyo yung awiting Diyos ay pag-ibig? Pero pamilya naman kayo sa lyrics, di po ba? Dahil ito naman ay palaging kinakanta. Pero kung makikita po yung lyrics, mas maganda po para makasunod po yung mga kapatid natin. Hindi po ito. Pag-ibig ang siyang pumukaw. Yun po. At kaluluwa.
Tita Glo, parang kabisado nila. Gaguide mo na lang. Hindi pala ito, iba palang version ito eh. Okay, ito pong awit na ito ay isang very common song na lagi nating naririnig sa mga simbahan at dito rin po naririnig natin to. Kaya po kung maaari po, sabayan niyo po ako. Kung gaano man po yung alam ninyo kahit konti lang, sabay-sabay po tayo. Sa pamamagitan po nito ay mararamdaman natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Bakit nga ba tayo naririto sa loob ng dambanang ito? Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Tayo pong lahat. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa aking buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawala. Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Tayo pong lahat. Diyos ay Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po. Salamat, Tita Glo, sa napakamadamdaming awitin na nawa po habang inaawit natin ay nadadama ng ating puso. Amen. Pagkat ang Diyos natin ay pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, never niyong lilimutin na may Diyos tayong nagmamahal. Kaya bakit kayo malulugmok? Ang sabi, kapag tayo'y bigo, huwag nating kalilimutan na may Diyos tayong nagmamahal. Ano po ang sanhi ng kabiguan ng tao? Minsan, pag may karamdaman kayo na ang tagal-tagal na, hindi pa gumagaling, akala ninyo hindi kayo minamahal ng Diyos. Minsan,
pag kinukulang kayo sa kabuhayan, akala ninyo hindi kayo minamahal ng Diyos, 'di ba? Minsan pag meron tayong taong hindi maintindihan ng ugali sa isa't isa na nagbibigay sa atin ng kaguluhan sa ating pamumuhay, akala natin hindi tayo mahal ng Diyos. Hindi po, anumang sitwasyon ang dumating sa buhay natin, laging nandiri yan ang Ama. Ipapadama niya sa atin na tayo ay mahal na mahal niya. Kung mahal tayo ng Diyos, dapat meron tayong response sa Kanya. Meron tayong sagot sa Kanya. Sapagkat ang pag-ibig, ang pag-iibigan, dapat two-way. Hindi yung ikaw lang yung umiibig. Dapat na ikaw na iniibig, magpadama ka din ng pag-ibig sa kapwa mo. Sabi nga po, sa science, sa tatandaan ko, yung tinatawag na symbiosis or symbiotic relationship. Ano po ang ibig sabihin nun? When you give, you must take. When you take, you must give. Ganun po ang nais ng Ama. Hindi po yung one-center love. Dapat po marunong kang umibig para ikaw din ay ibigin. So ganun po yung ninanais sa atin ng Panginoon. At ang Panginoon po hindi naman po sakim eh. Hindi naman po sinabi na ako lang ang ibigin mo. Ako lang ang ibigin mo. Ano po ang sabi ng Panginoon? Kung akong Diyos mo ay hindi mo nakikita, paano mo ako maniniwalang iniibig mo ako? Ano po yung challenge ni God? Para maramdaman niya na iniibig mo siya, ano ang sabi niya? Ibigin mo ang kapwa mo. Pag inibig mo ang kapwa mo, maniniwala ako na iniibig mo nga ako. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga po ako, nung tungkol po sa pag-ibig, sabi ko din po sa sarili ko, kailangan maibalik, meron ako ibalik sa Panginoon. Kaya minsan po naabit ko, sabi ko, I give Him all my love, that's all I do. And if you feel my God, you love Him too. And I love Him. He gives me everything and tenderly. The love my God can give, He gives to me. Him. Dapat po ganun. Wag lang natin siya ang umibig sa atin. Dapat meron din tayong pag-ibig na ibibigay sa ating Panginoon. Mga kapatid, medyo madugo po yung pagninilaya natin ngayon. Dahil gusto pong marinig ni God mula sa pagpapahayag ninyo na ano bang partikular na pangyayari sa buhay mo? Partikular ha? Ibig sabihin hindi ordinary. Anong partikular na pangyayari sa buhay mo na naramdaman mo ang matinding pagmamahal sa iyo ng Diyos? Matindi, ano? Hindi po yung basta, mahal ako ng Diyos kasi nagising ako kanina. Mahal ako ng Diyos kasi pinakakain niya ako ng 3 beses sa isang araw. Mas malalim po doon ang nais na marinig ng Panginoon. Gusto po ng Panginoon na i-flashback natin, i-rewind natin yung mga nangyari sa buhay natin at isipin natin yung isang particular na sitwasyon kung saan natin higit na naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Palagay ko po naman eh, lahat naman tayo nakaramdam na noon, ano? Ilang taon na po tayong nabubuhay. Meron pong nabubuhay dito ng 50 years, 60 years, 65, 70. Siguro naman po sa tagal ng panahon na tayo nabubuhay dito sa mundo, merong isang particular na sitwasyon kung kailan natin naramdaman ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, in a moment of silence, mag-flashback po tayo ng ating buhay. At isipin po natin, ano bang partikular na pangyayari sa buhay ko na kala ko wala nang nagmamahal sa akin, kala ko wala nang pag-asa ang problemang dumating sa akin, akala ko napakabigat nang dumating sa akin, pero hindi pala. Sinaklolohan ako ng Diyos at ipinadama niya sa akin ang kanyang wagas na pagmamahal.
Mag-flashback po tayo sa maikling katahimikan. Balikan natin ang ating buhay at pakaisipin ang partikular na sitwasyon na yan na naganap sa iyong buhay. God, alam namin na dakila ka. Wala naman sa aming exempted eh. Lahat naman kami, meron kang ipinaranas para patunayan mo sa amin na mahal mo kami. Kasi may layunin ka. Gusto mong higit na maramdaman ka namin sapagkat ang wika mo nga. Paano ka namin mararamdaman kung walang kakaibang mangyayari sa aming buhay? Hindi po kami nalumbay, bagkos ang mga kaganapang iyon, na-realize namin na nagbigay pala sa amin ng kalakasan at ganap na pagtitiwala na ikaw ay Diyos na buhay. Kaya Ama, sa mga sandaling ito, ang mga anak na pipiliin mo ay tatayo dito sa harapan upang iparinig sa'yo kung kailan ka ba nila lubos na naramdaman bilang Diyos na mapagmahal. At unang-una ko pong tatawagin, udyok po sa aking kaisipan. Sa dami marahil ng kanya mga pinagdaanan sa buhay, subalit hindi siya nabigo. Nagpadama sa kanya ang ating buhay na Diyos, pinadama niya ang kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay naramdaman ng kapatid kong si Tita Seni. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa kapatid ko. Andiyan po ba siya? Si Tita Seni po. Kasi hindi ko po pwede itong pasubalian eh. Siya po kasi yung inudyok sa akin habang ako'y nakapikit na siyang unang magpahayag. Hihintayin po natin siya, at habang hinihintay natin, pagpatuloy niyo po ang pagninilay ninyo. Sapagkat hindi ko po batid kung maya-maya isa sa inyo ay lalapitan para magpahayag din kung anong partikular na sitwasyon sa kanilang buhay, kung kailan nila naramdaman na sila pala ay mahal ng Diyos. Pasensya na po kayo. Isang papagpalang umaga po sa ating lahat. Kung papaano nga po naramdaman ko na ako ay minahal ng Ama. Napakarami pong bagay ng hindi ko na po uungkete nung hindi pa po ako nagiging alagad. Dahil hindi ko pa po alam yung mga bagay na mga nagaganap sa buhay ko nung ako'y napunta rito. Na napagninilayan ko po na noon pa pala ay mahal na ako ng Ama. Sa akin pong buhay, napakarami pong pagsubok na dumarating sa akin.
simula pa lamang po nung ako'y naghahanap buhay, nag-uopisina, kasabay po nung pagkakasakit ng aking asawa, na halos ako po yung nagdala. Ako po yung tumangkilik sa aking mga anak. Ako po halos ang nagpaaral. Bagamat napakalaking bagay po yung mga hipag ko at maari nila akong tulungan upang itaguyod ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral. Ako pong mag-isa yun. Sa maraming bagay, sa mga maraming hanap buhay na naisipan, nagtinda, nag-alaga ng baboy, nag-alaga ng manok. Kung akin pong babalikan, alam ko pong mahal na mahal ako ng ama noon pa man. Buhay po ba ang Diyos? Noon po ako'y, nung mawala po ang aking asawa, masasabi ko pong halos hindi ko po mabilang ko ilang taon siya'y nag-bedridden. Baka po hindi lang sa 10 taon. 10 taon na mahigit pa ang isinakripisyo ko. Bata pa po ako noon. Ngunit nagsakripisyo po ako ng pag-aalaga sa kanya. May anak po akong nurse na nakakatulong sa akin na nung malaon ay hindi ko na pinagtrabaho dahil tinulungan na lang niya akong mag-alaga sa kanyang ama. Sa mga sandali pong iyon, nung nabuhay kami ng sa kalooban ng ama, walang ginagawang mali sa buhay, at yun lamang po ay isang mapagmamalaki ko na sa buhay namin na kami po ay kumain ng marangal sa pamamagitan ng tulong at awa ng Panginoon. Nung mawala po ang aking asawa, di kalaunan po eh, napunta po nga ako dito sa Dambana. Nagkasakit po ako, nagkasakit ako sa puso. Binigay sa akin ng Diyos ang isang matinding pagsubok na noon pong unay masakit ang loob ko na bakit ako binigyan ng ganitong sakit o operahan. Hiningan ng 700,000, 800,000 para maopera. Ngunit sa kabutihan po ng Ama, tinuro po ako dito. Dito ko po nakita yung aking kagalingan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na ipinangako niya na gagaling ako. Sa loob po ng 6 na araw na pagbabanyos ko dito, ako po ay gumaling at taas po talaga ang aking katauhan na ako po ay gumaling dito. At ito lamang po ang naiganti ko sa ating Panginoon, ang maglingkod sa Kanya. Alam ko po na mahal ako ng Panginoon. Kahit nagkaroon po ako ng pagsubok, nang mawala ang aking inaalagaang apo, ayoko na po sana yung sabihin. Ayoko na po sana itong ulitin. Ngunit sinubok po ng katatagan. Sinubok po ako ng katatagan ng Panginoon kung hanggang saan ang tibay ng aking kalooban upang ito ay aking malampasan. Talaga pong napakabuti ng Ama. Napakabuti ng Divine Mercy. Sa pamamagitan po niya, nalagpasan ko po ito. At ngayon po, naririto po ako hanggang sa ngayon, hanggang sa panahon na ito. Nananalig, nagtitiwala.
habang panahon siguro hanggang buhay ako'y naririto ako sa kanya. Naglilingkod, humihingi ng awa sa kanyang mga kabutihan. Pasensya na po kayo. Una-una po talagang nabigla po ako. Kahapon po hindi po ako nakapasok dahil nga po marami pong balakid, masama ang kapakiramdam. Pero nandito po ako ngayon. At napakabuti po talaga ng Ama na ako'y kanyang pinatayo sa harapan upang ako ay magpuri sa kanya. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga bihayang ipinagkakaloob niyo sa amin. Salamat po sa aming mahal na Apo Kunching na walang sawang gumagabay sa amin. Salamat po. Salamat, Tita. Talagang ang Diyos ay buhay. Bakit ikaw ang unang ipinaisip para ikaw ang unang tawagin sapagkat nais ng Ama na bigyan mo sila ng inspirasyon na kung nakaya mo, makakaya rin nila. Kung mahal ka ng Diyos, mahal din sila. Amen po ba? Totoo po yung kanyang ibinahaging huling-huli, hindi na lang po niya na-elaborate. Siyempre po, ang Apo, napakatimbang sa Lola. Nung panahon po na yon, Tita Seni, with your permission, meron po ako sa kanyang hiniram na isang bagay dahil kami nagkaroon ng reunion ng mga former teachers ng St. Mary's. Pagkatapos ng reunion, yung hiniram ko sa kanya, ibabalik ko na. Kumakatok ako sa bahay nila, walang sumasagot. Wala si Tita Seni, nandito yata siya eh. Tama ba ako si Tita Seni, umaten siya ng gawain? Hindi ko po alam na pagkatok ko po sa kanilang pintuan, yung po palang Apo niya, eh wala na. Dahil, ina nga po, baka ayaw pabanggit ni Tita Seni ang dahilan ng kamatayan, wala po akong malay na yung palang bahay kong kinakatukan, eh meron na po palang patay dun sa itaas. Eka nga po, sa pagmamahal sa kanya ng Panginoon, natanggap niya, nakaya niya ng may katatagan dahil isa lang ang dahilan, mahal siya ng Diyos. Amen. Sa pagkakataon pong ito, para po naman makahinga-hinga, ano ba naman eh kaya ang topic ni Tita Beth na yan, nakakasakit sa dibdib? Hindi po. Nais po talaga ng Panginoon na patunayan sa bawat isa sa inyo na siya ay walang sawang nagmamahal sa bawat isa sa atin. At ito po ay patutunayan sa awitin na aawitin sa atin ang kapatid na Mirna. Ama, maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito. Sa bawat araw, ang pagdulog ko sa iyo ay halos si isang aking sinasambit. Kaya po ngayon, ang samat dalangin ko ay pangunahan at pagharian mo po ako. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bagaman po at tinawag ako ng Ama upang umawit, mag-alay ng awitin, angkop sa temang ibinigay ng ating kapatid na Mami Beth Chico. Pukunaw, pukaw po ang damdamin ko sa pagbabahagi ng kapatid na Seni. Karampot lang pong pagbabahagi. Inumpisahan niya po yung pagbabahagi niya kung paano sa mga karamdaman. Ako po, masasabi ko po na ito, yung mga bagay na ito ang naging daan upang higit kong maramdaman ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos. Bago po kami magkakilala ng kabiyak ng puso, bago kami naging mag-asawa, ay mayroon na pong napunlang karamdaman sa aking tiyan na halos gamunggulang po. Nang kami po'y magkakilala, bibilisan ko na po, nang kami po'y magkakilala sa ibang bansa, maging mag-asawa, bago naging mag-asawa, ay pinagtapat ko po sa kanya yung karamdaman na yun. Yun po ay isang kaparaanan ng Diyos na ipinadaman niya sa aking mahal na mahal niya ako sapagkat sa kabila ng karamdaman ko, awa ng Diyos, eto hanggang ngayon, magkasama parang kaming mag-asawa. At hindi lamang po yun, bilang panganay sa magkakapatid, siyam na magkakapatid, maaga pong lumisan ng aking Ama. Dalaga pa po ako, maliliit pa yung mga kapatid ko. Damandama ko po ang pag-ibig ng Diyos sapagkat magpahanggang ngayon, naririto, nakatindig kami at buhay. At isa pa po,
Yung bukol na maliit na yon hanggang sa tiniis ko, hanggang sa lumaki ng lumaki at nang matanggal yung bukol, halos kasing laki ng lata ng Milo. Kasama ko po ang kabyak ng puso ko, kung saan sa ibang bansa na tinanggal na opera. Pagbalik po ng Pilipinas, bumalik na naman. At sa pangatlong bukol po, sa kanang dibdib. At dito po sa pangatlong bukol na ito sa kanang dibdib, dito ko po higit na naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat sa pagtitiwala ko sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, sa kanyang taong ginagamit, ang ating minamahal na Apo Kunching, ay pinagkalooban niya ng kagalingan ng aking bukol sa kanang dibdib, dito po sa breast. Pinahintulutan niya pong gumaling ng walang gamot, hindi ko po natapalan ng dahon-dahon, kundi sa aking pananampalataya sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, sadyang napakabuti ng Diyos. Iba siya kung magmahal. Iba siya ang pag-ibig na handog niya'y iba. Kung marahil po marami sa inyo narito kahapon, ito rin po ang tema ng anak na Melissa. Nangiti nga po kami, sabi ko, anak, ang tema mo ay pag-ibig. Ang kay Mami Beth ay pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi ko sa iyo ba, anak, pag-ibig ng tao? Kay Mami Beth, pag-ibig ng Diyos? Subalit pareho lamang po yun. Ngayon, ano po ang ibig kong ipaunawa sa awiting ito? Ito po ay pinamagatang maging sino ka man. Kakaiba po ang pag-ibig ng Diyos sapagkat noong mga panahong hindi ako karapat-dapat ay ginawa niya akong karapat-dapat. Kung kaya't ako ay patuloy niyang ginabayan, pinahintulutang mabuhay pa sa mundo sapagkat mayroon pala siyang layunin na aking gagampanan. Kay sarap pong magbahagi sa tema ng ating kapatid na binigay ng Ama. Subalit, sa kapahintulutan po, sabi ko, Mami Beth, Chico, kahit karampot lang pong pagbabahagi bago tuwilang awitin ko itong awiting ito. Pakinggan po ninyo ang nilalaman. Pag-ibig ng Ama'y kakaiba, di niya tinitingnan anuman ang iyong naging kasalanan, anuman ang iyong naging nakaraan. Amen? Patatawarin ka at patuloy ka niyang liringapin at mamahalin. Salamat po, Ama. Pag-ibig ng Ama'y kakaiba, di niya tinitingnan na gawang kasalanan. Kapag nagsisi ka, bumalik sa kanya, patatawarin ka maging sino ka man. Huwag kang malumbay, aking mahal. Kasalanang ginawa ay pagsisiha. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka niya maging sino ka man. Pagkat mahal ka niya, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal ka niya maging sino ka man. Kakaiba po ang pag-ibig ng Diyos. May kalakip na ganap na pangunawa, pagmamahal na walang katumbas, hindi mapapantayan ng sino man. Kay buti mo, Ama, sa pagmamahal mo sa amin. Ano man ang nagawa sa dating buhay, lahat ng ito'y kanya mapapatawa. Dahil sa laki ng kanyang pagmamahal, patatawarin ka sa kamalian. Kaya kapatid kong minamahal,
kapag napatawad na'y magbagong buhay upang ikaw ay hindi na mawala sa amang sa iyo nagmamahal. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal ka niya maging sino ka man. Pagkat mahal ka niya, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya, iniisip nila ay mahalaga, mahal ka niya maging, mahal ka niya maging, sino ka ba? Salamat po, Ama. Napakaganda po. Ano po? Kung inyo pong napagnilayan yung lyrics, wala pong exempted sa pagmamahal ni God. Kahit makasalanan ka sa dati mong buhay, subalit kung ikaw ay humingi na ng kapatawaran, mamahalin ka talaga ng ating Panginoon. Kami po mismo yung mga buhay na patotoo. Ako po, wag na po sila. Ako po, talaga pong ginampot po ako ng Panginoon sa putikan. Napaka-ibang klase po talaga ugali ko nung hindi ko pa siya nakikilala. Napakataas ng pagtingin sa sarili, napakatapang. Akala mo kung sinong magaling, hindi naman pala. Akala ko lang pala yun. Sa Panginoon pala, hindi pala ako magaling sapagkat lahat ng ginagawa ko ay labag sa kanyang kautusan. Subalit sa kabila ng pagiging sutil kong anak, inyahon niya ako sa putikan at ipinadama niya sa akin ang kanyang pagmamahal. Ang sarap po palang magmahal ng Panginoon. Bakit po? Basta po ipaubaya niyo lang sa kanya ang lahat-lahat sa maghapon. Napakagaan po ng pagdadala ng buhay. Hindi po niya papagalin ang isip mo. Sa bawat pagdulog mo sa kanya, kikilos siya. Mga kapatid, alam ko po maraming may gustong magbahagi. Baka naman po akala ninyo eh, mga alagad lang ba, mahal ng Ama? Sila lang ba? Ay, hindi po. Sabi ko nga po, lahat po tayo ay mahal ng Ama. At ito po'y patutunayan ng isang medyo bata-bata. Andiyan ba si Melody? Nakita ko kanina. Halika. Hindi ba mahal ka ng Ama? May isang pangyayari sa buhay niya. I'm very sure na pinadama sa kanya ng Ama ang kanyang ganap na pagmamahal. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Dama ko nga po na tatawagin ako sapagkat napakaganda po ng tema, pag-ibig ng Diyos. Haba pong nagsasalita ang facilitator kanina na mag-flashback daw po tayo sa mga dati nating buhay, isa po yung pinaisip sa akin ng Diyos kung bakit ako naririto. Bilang kabataan po, ako po yung tao na nangarap. Nangarap, kahit po ulit-ulitin sa narinig nyo na po yung bahagi ko, subalit lagi po ito yung lagi kong naibabahagi na kung paano po nangarap akong makatapos ng pag-aaral. Subalit, doon po sa pangarap na yon, doon ko po, noona po sabi ko sa Ama na bakit ako pa. Kung talagang mahal niya ako, dapat na narating ko yung dapat kong marating. Subalit, salamat sa Ama sa paraang yaon na ako'y nabigo. May binigay siya na dapat kong
mapatunayan sa sarili ko na hindi hadlang kung ano man yung hindi ko narating, sapagkat sa dahong ito, dito nanahan, dito tumalima, dito nagtiwala at dito nakadama. Noon ko napatunayan na hindi ko pala kailangan ng pag-aaral, sapagkat kung nakatapos man po ako ng pag-aaral, kung wala ang Ama sa buhay ko, hindi ko alam kung paano ang salitang tagumpay. Salamat sa Ama dahil sa kaganapang yaon, doon ako nabuksang tuwiran. Doon ko napatunayan kung paano siya kumilos, hindi lang sa sarili ko, kundi sa pamilya ko. Salamat sa Ama dahil sa pag-ibig niya sa akin. Andito po ako sa harapan niyo upang mapatotohanan kung gaano kadakila ang Diyos na buhay, hindi lang sa pamilya ko, kundi sa mga mahal ko sa buhay. Napakarami pong pagsubok. Hindi ko man po lahat maibahagi, subalit kung paano po sa karamdaman ng pamilya ko, bagamat may pagsubok na hindi ko pa sila madala sa dahong ito, subalit kung paano kumilos ang Ama sa karamdaman ng aking kapatid. Doon ko napatunayan na mahal ako ng Diyos, mahal kami ng Diyos, bagamat marami pong pagkukulang. Maraming pagsubok na nagdaan. Subalit, sa pagsubok na yon, sabi ko nga, Ama, salamat sa napakaraming pagsubok. Sapagkat kung hindi sa pagsubok na yon, hindi ko po matetest yung sarili ko kung hanggang saan na ba ako. Hindi ko po sinasabi na ganun akong kalalim. Subalit, sa pagdako kong ito, sa pakikinig ng banal na aral, doon ko po napatunayan na walang pagsubok na hindi ko makakaya basta't kasama ko ang Ama. Salamat din sa mga taong ginamit niya na nagiging inspirasyon ko, na kuminsan kapag ka talaga pong kailangan ko ng payo, itetext ko si Mother, si Mommy, na kung paano po ang marapat gawin. Kaya doon ko po napatunayan na ang pag-ibig ng Diyos ay sadyang napakasarap. Talagang mahal na mahal po ako ng Diyos dahil nakilala ko si Apo, yung mga alagadat caps, mga tagasunod na tuwirang minahal ako. Doon ko napatunayan na mahal ako ng Diyos sapagkat minahal ko ang kapwa ko at mahal ako ng kapwa ko. Yun lamang po at maraming salamat po. Salamat anak. So hindi po ang pagmamahal po ng Panginoon eh hindi po according to age. Lahat po, kay matanda, kay bata, babae, lalaki, lahat po tayo may pag-ibig na nakalaan ng ating Panginoon. Hindi lang po kaming mga alagad, hindi lang po ang kabataang katulad niya. Maging ang mga cops, hindi ba mahal din kayo ng Diyos? Hindi ba pinadama din ni God sa inyo na mahal kayo? Paano niyo po ito naramdaman? Magandang umaga po ulit sa inyo, mga kapatid. Talagang mahal na mahal po ako ng Diyos dahil kahapon po ante may pag-ibig. Pero pinag-sabi ng Panginoon Diyos, ngayon po ang tema ay pagmamahal. Kaya maligaya nga maligaya po ako dahil talagang mahal na mahal ako ng Panginoon. Alam niyo po, noong araw, nadama ko na rin po ang pagmamahal ng Diyos. Nung ako po nag-umpisa sa Elsa dahil na sumasama. Kaya lang po, nangyayari sa akin, sa sobrang pagmamahal sa akin ng Panginoon ng Diyos, nagtiwala po ako sa sarili ko. Akala ko ang pagmamahal ng Diyos kahit di mo siya mahalin, basta mahal ka rin ng Panginoon. Hindi po pala. Kailangan po pala, pag minahal ka ng Diyos, mahalin po rin po siya at mahalin ng kapwa. Nung pong araw kasi yung unang kuha ko ang pagmamahal ng Panginoon Diyos, sanguso lang po ako noon. Wala po sa puso. Pero nadama ko na po ang pagmamahal ng Panginoon Diyos. Kaya lang,
hindi ko po napalitan ng pagmamahal. Pero dito po, sa dambanang ito, talaga pong hindi ko na po palalampasin na hindi ko siya mahalin dahil dito po ako nabuhay. Kasi po, yung ibang hindi nakakaalam, eh, talaga pong muntik na akong mamatay dahil sa naging karamdaman ko. Ako po kasi na-stroke. Ang hirap po talaga. Kasi po eh, nahihilo po ako. Naduduling, sinisinok, tumutulo alaway, hindi po maitaas ang kamay, hindi po makalakad, at lagi pong takot. Pero lang ako po'y mapunta rito. Antimano po, pinagaling ako ng Panginoon Diyos. Dahil po sa pinadama sa akin uli ng pagmamahal ng Panginoon Diyos, kaya po, damang-dama ko po na dapat gantihan ng paglilingkod. Paano pong paglilingkod? Kagaya nga po kahapon, sinabi ko yung dapat ibigin ng kapwa. Kailangan po pala pakita. Kasi po, kaya po pala tinawag uli ako ngayon, meron pong akong dinasabi kahapon. Paano pong nating may patadama sa atin, Panginoon, ang pagmamahala at pag-ibig? Una po sa pamilya. Kagaya po noon, yung mga anak ko hindi ko po pansin. Dahil po ako nga isang driver na isang mayaman. Kaya po, nagbuhay mayaman din po ako dahil lagi po ako nakabarong. Lagi ako nakasapatos ng balat. Lagi po akong hindi po maungasot ko noon yung pong terno sa barong. Pero nung ako po madama ko ang pagmamahal ng Panginoon Diyos. Ngayon po, inuna ko po ang pamilya ko. Pag po yung anak ko, may motor po sa malaki at may motor sa maliit. Medyo busy po kasi yung anak ko dahil pagtatrabaho siya kay Engineer Boy Bailon, doon po sa dati kong pinagmamanehuan, pagtatrabahuan. Wala na po siyang oras na malinis yung mga kanyang sasakyan. Kaya po, pag nagising ako sa umaga at nakita kong marumi, hindi hugasan ko po. Para lang po madama ng anak ko, yung pagkukulang ko noon Ngayon ginagawa ko na sa kanya. Yung pong kotse niyang service, pag po sa aming ginarahe at nagdaanan ko pong marumi, nililinis ko po. At yung pong anak kong babae, na nagtatrabaho sa SM. Pag po sinasalubong ko sa gabi at darating na siya, tumatakbo po po ako pupunta rin sa pintuan ng aking motor at binubuksan ko. Doon ko po naramdaman na maligaya yung mga anak ko sa ginagawa ko. Sa iba rin po, sa kapwa ko po tao, kadalasan po ginagawa ko. Minsan po meron po nanghiram ng stroller ko kasi po ako'y nagtitinda ng mineral. Ginagamit ko po yun. Natanggal po yung gulong. Sabi po nung miss ko, may nanghiram. Sabi po nung miss ko, sira yung stroller kasi sira lang. Pero nagawa ko na po. Nung marinig ko po yun, alam niyo po ginawa ko. Dinala ko po sa bahay nung nanghiram na stroller. Para lang po maipadama ko rin yung pagmamahal sa kapwa. Kailangan po ganun. Hindi po sa nguso lang sabihin natin, mahal natin ang kapwa. Pero hindi po pala. Mahal lang po natin dahil may biyaya tayong natanggap sa Panginoon. Pero kung wala po yun, wala na rin po yung pagmamahal sa ating kapwa. Kaya po mga kapatid, nasabi ko lang po ito, hindi sa pinagmamagaling ko yung sarili ko. Ako po ay nakakagawa pa rin ng mali. Pero pinipilit ko pong magawa na tama ang akin lahat ng gagawin sa araw-araw. Kaya po, pag nagdadasal ako, Panginoon, ikaw po ang munguna po sa amin sa isip, salita at sa gawa sa araw na ito. At sa gabi po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sinasabi ko po, Lord, maraming salamat po sa pangunang po sa amin sa araw-araw.
Kaya po mga kapatid, lagi po nating hilingin sa Panginoon na tayo'y makasunod sa Kanya. Salamat po. Salamat kapatid kung inyo pong napakinggan ang kanyang pagbabahagi, nakasentro po kung paano niya papalitan ang pagmamahal ng Diyos na ibinibigay sa kanya. Ito po yung final message ni God para sa inyo sa umagang ito sa aking katauhan. Ang sabi po niya, ano man ang pinagdadaanan niyo ngayon sa buhay ninyo? Problema sa karamdaman, problema sa anumang bagay. Ang sabi po ni God, ng ating Ama, anak, pumanatag ka. Huwag mong guluhin ang kaisipan mo. Kikilos ako sa buhay mo sapagkat mahal na mahal kita. Magandang umaga po at maraming salamat.